Bilunggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po sa lahat nating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po mga kababayan. At siyempre, may bago na naman tayong balita na bagong-bago pa mga kababayan. Ibubuhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang industriya ng asin dito sa Pilipinas. At ito'y nilagdaan na nga ng atin mahal na Pangulo, mga kababayan. Laging sinasabi ng mga kababayan natin dyan na walang ibang alam kundi siraan ang atin mahal na Pangulo. Wala daw ginagawa ang atin mahal na Pangulo. Pero alam naman natin na talaga ang atin mahal na Pangulo ay ginagawa ang lahat para tulungan ang bansa natin at maihahapon tayo sa hirap. Katulad na lang yung ginagawa niya ngayon, yung pagpapataas ng ekonomiya at pagdala ng mga mayayamang negosyante dito sa Pilipinas. Tingnan nyo naman mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino na ang may trabaho. Hindi katulad ng mga nakaraan, mga administrasyon, hirap na hirap tayo maghanap ng trabaho. Ngayon, mas marami ng Pilipino ang may trabaho. Yan ang isa sa mga pangako niya din mga kababayan, na magkaroon na sapat na trabaho ang lahat ng mga Pilipino at walang maiiwan na mga Pilipino. At ito po mga kababayan, ganap na ang batas ang Philippine Salt Industry Development Act matapos itong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin mapalakas muling buhayin ang industriya ng asin sa bansa. Wow! Diba mga kababayan? Nais ng ating mahal na Pangulo na muling buhayin ang industriya ng asin dito sa bansa natin. At hindi na natin kailangan bumili ng mga import-import na asin. Meron tayo sariling asin, but hindi natin ito talangkilikin. Suportahan natin ang yung sarili nating industriya. Diba? Yan ang ating mahal na Pangulo. Talagang sinusuportahan ang gawang Pilipino. Ganyan naman dapat mga kababayan. Diba? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa agrikultura, pagsuporta niya sa mga sa lahat ng ating mga magsasaka, pagpapautang niya na walang interest, diba? Hindi yan maganda para sa kanila. Siguro sa tingin ng iba, hindi maganda. Kasi tinitingnan nila mali lang talaga ni Pangulong BBM. Diba? Ayon sa Presidential Communication Office, ang bagong batas ay bahagi ng adikain ng gobyerno na mailarga ang pag-unlad sa mga kanayunan at pagpapalakas ng kita ng mga maliliit na negosyo. Yan mga kababayan, ganyan dapat ang presidente. Inaalala tayong mga maliliit na mga Pilipino, maliliit na negosyante. Hindi lang yung mga mayayamang negosyante. Diba? Tinutulungan paano mag-start tayong mga maliliit na negosyante, lalo na yung mga maliliit na negosyante na talagang kailangan ng tulong at ma-improve pa nila ang kanilang mga produkto. Pero kasi ayaw ng iba yan. Kasi sasabihin na naman nila, budget na naman yan. Kukarakuti na naman yan. Sinasabi kasi nila, kurapag daw si BBM. Pero sabi-sabi lang, walang inalabas na ebidensya. Puro dakdak, wala naman inilalabas. Lagi silang sinasabi, meron silang sinasabi, ito na, ilalabas ko na. Wala naman inilalabas. Diba tayong mga Pilipino, dapat huwag tayong maniniwala lang sa mga sabi-sabi na ganyan-ganyan. Eh, hindi lang ho naupo yan sa pwesto, yung mga nagsasabing ganyan. Kaya nagalit na galit kay BBM. Baka sila talaga ang totoong magnanakaw. Sila talaga ang totoong corrupt. Kasi alam mo kung bakit? Kasi galit na galit sila eh. Galit na galit sila kay PBBM. Ang bagong batas na pinirmahan ng presidente nito lamang March 17, 2024, kung saan magbibigay ng angkop na teknolohiya ang gobyerno sa mga gumagawa ng asin. Kasama na rito ang financial production, marketing, at iba pang tulong upang maiangat ang industriya ng asin sa bansa. Wow, napakaganda ng offer ng atin mahal na Pangulo
sa lahat ng mga kababayan natin na gumagawa ng asin. Sana mabalitaan ng mga kababayan natin dyan na gumagawa ng asin. At napakaganda po ito ang adikain ng ating mahal na Pangulo para matulungan ang ating mga kababayan dyan na gumagawa ng asin. At maiangat natin sa antas ang industriya ng asin dito sa bansa natin. At panawagan ko rin sa lahat nating mga kababayan, atin din tangkilikin ang ating sariling produkto. Dapat ang asin na yan, dapat number one din naman natin na ano yan, dapat asin na lang natin palagi yung binibili natin mga kababayan. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto. Kasama sa target ng gobyerno na maging exporter ng asin ang Pilipinas sa iba pang mga bansa. Wow! Grabe mga kababayan, di ba? Hindi lang patataasin dito sa Pilipinas, kundi inaasahan din na tayo din ay mamag-exporter ng asin sa iba pang mga bansa. Hindi ba ito maganda para sa bansa natin? Ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Hindi ba ito maganda na ito'y sinusuportahan niya ng sarili nating produkto? Dapat ganun naman dapat, no, ang ating pamahalaan. Sinusuportahan ang sarili nating produkto. At kung kaya natin paunlarin yan, paunlarin natin. Magkaisa tayong mga Pilipino. Sabi ng ating mahal na Pangulo ay gagawin ng lahat para maiangat pa ang industriya ng asin. Hindi lang dito sa bansa, para makapag-supply din tayo sa iba't ibang mga bansa ng asin mga kababayan. Diba? Oh. Ano na, iyak na mga iba dyan. Hindi kasi nila nagawa dati yan. Dapat ganyan kasi mga kababayan, ang isang leader. Dapat ganyan. Sinusuportahan at binibigyan din ng tulong. Ika nga, sinuportahan mo nga, eh hindi mo naman binigyan ng tulong. Eh walang mangyayari. Tulad yan mga kababayan, anong tulong bang ginawa ng ating mahal na Pangulo? Eto mga kababayan, oh. Magbibigay ng angkop na teknolohiya ang gobyerno sa mga gumagawa ng asin. Oh. Kasama na rin rito ang financial production, marketing, at iba pang tulong upang maiangat ang industriya ng asin sa bansa. Diba mga kababayan? May financial tulong pa para sa ating mga kababayan na gumagawa ng asin. Para talagang may pangkapital itong ating mga kababayan. Diba? At maturuan sila kung paano may angat ang kanilang produkto. At syempre, pag umangat na yung produkto ng ating mga kababayan dyan, eh, hindi lang po sila ang angat, pati ang Pilipinas. Kaya ganyan dapat, no? Ganyan talaga ang ating mahal na Pangulo. Napakalupit. Kasi ganyan po ang sigaw nila dyan. Sa Liwasan Bonifacio, sinisigaw po nila dyan na patalsikin na si Pangulong BBM at maiupo na nga si Vice President Sara Duterte. Iyon ang sinasabi nila dyan. Kaso nga lang, ang taong bayan, hindi lang naman sila ang magdesisyon. Binoto ng taong bayan yan. At makikita naman natin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay para sa bansa. Nagawa ba nila yan dati? Nagawa ba nila ang magbayad ng utang? Nagawa ba nila na makapagdala ng mga mayayamang negosyante dito para mag-invest dito sa Pilipinas para makita ang Pilipinas? Hindi. Nangutang sila na nangutang hanggang nabaon sa utang ang Pilipinas. Hindi nila nagawa yan. Galit na galit sila kasi nasasapawan na ang nakaraang administrasyon. Ganun lang yon. Kaya si Rocky, galit na galit din yan si Rocky. Atat na rin ata, maupo din si Vice President Sara Duterte. Gusto niyang sugudin na ang Malacanang. Gusto niya nilang sugurin ng Malacanang at maiupo na si Vice President Sara Duterte. O, di ba? Ang lupit. Ang lupit nyo. Grabe mga strategy ninyo, no? Para talagang atat na kayo na maupo. At ito lang sa ating mga kababayan. Yung mga ganyang balak, may itim na balak yan. Siguraduhin ko sa inyo mga kababayan, may maitim na balak yung mga ganyang tao. Kaya sana, huwag ko tayo maniniwala kaagad sa kanilang mga sinasabi. Kasi, siyempre mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, ginagawa ang lahat para maiahon tayo sa erip ang bansa natin. Tapos sila naman, ay talagang gustong-gustong pabagsakin si BBM.
gusto nila pababain. At nakikita naman natin, tingnan nyo mga kababayan, ang marami na rin ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Nagkakaroon tayo ng mga pundo na hindi na galing sa utang. Gusto mong pundo na mismo na kinikita ng Pilipinas sa mga mayayaman ng kusyante dito sa bansa natin na nag-i-invest ng mga mayayaman na galing sa ibang bansa. Yan kasi hindi nila kaya si BBM lang nakakuhay. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, sa mga sumuporta sa ating mahal na Pangulo, at God bless po sa inyo lahat at magandang araw po. Thank you.